Pero ang payat ko dyan sa, ano, sa video mo. Saka, ay, wow! Guys, kain tayo. Melon! Ito, Chilidor, kinamot, ragod eh. Isang araw lang namin to tonight. Guys, salamat sa nanood ng mga vlogs ko about Soper, Sweden, paano mag-apply galing Pinas. So, thank you guys for watching. Gutom ba siya? Tamong ka! Paano, ngayon tayo magsimula. Malulubat na naman yung ano ko. And eto na! Kasi bakit may pagkain eh. Ano, guys, about sa Norway. Tulungan natin po yes, guys. Jedi. Guys, madami talagang sa mga hindi ko ano talaga ng mga questions, sorry guys, kasi mga trabahantin na kami dito sa Spain. So guys, itong about sa vlog na to, how to apply au pair from Pinas to Norway naman. Yeah, si Kim, she know how to doggy. Yeah. So, Kim, ano bang dapat gagawin? So, sa mga ano, sa mga au pair po sa Pilipinas na meron na pong host, hindi po under agency, which is energy au pair po. Meron po tayong energy au pair sa Norway. Libre po siya for au pair, actually. Yun po lang po yung kailangan nilang kunin sa'yo, tapos sila na po bahala mag-apply. So, yung ituturo ko po sa inyo, kung in case po, dahil kayo, yung ikaw talaga na au pair yung magpa-process at para hindi na din magbayad yung host mo po, so, gusto mo makatipid, ito po yon. So, first po, mag-ano po tayo, gather po natin ng information ng host kasi nga po, mag-a-apply po tayo ng online. So, mas maganda po kung alam nyo po yung name, address ng host mo po, number nila, email, protected email, lahat ng necessary na info, tapos in-out nyo po yon. Tapos yung name ng bata, ilan sila, ganun. Kasi ilalagay mo yun sa application, diba? After na-apply mo na po, na lagay mo na yung data nyo po, meron din doon mga question na kailangan yung sagutin. May tatanong doon about sa allowance mo po, ilang oras ka, ilalagay mo din kung ilang oras ka per day. Sa Norway, dapat hindi ka po mag-exceed ng 30 hours per week. So, make sure po na hindi ka po lalagpas doon. Kung sa schedule na yon, meron ka sana po doon na time talaga na sasabihin mo po sa, na mag-aaral ka po. Kasi dapat po, nakalagay din po doon na sa araw-araw mo po, sa Monday to Saturday or Monday to Friday mo po, meron talaga ka pong time to study. Dapat nakalagay po doon kasi po, importante po na makita po ng UDI na nag-aaral po tayo. Iyon na, ito po yung ano na, for contract na po to kasi mag-fill in din yung host mo doon. So, after po no, na-gather mo na yung information, naka-fill up ka na po, tapos yung passport copy po ng both host po is dapat nasa sayo, which is dapat din may sign. It's not necessary po na yung sign is original. Kailangan din po pala nila mag-answer online about question yon, yung parang exam ng host. Kumare, e-course tawag doon. Yun yung parang exam ng mga host na talagang alam nila about sa au pair rules. Yun. So, after nun, attach mo yung passport mo ng host, tapos yung e-course, i-attach mo doon sa online application. So, after nun, i-submit. Pag nagsubmit mo, actually po, bayad talaga po ng au pair yung 5,600 Norwegian crown po na application fee. Hindi po alam kung ganun siya kalaki sa kinonvert sa Philippines. Baka hindi po siya bababa ng 30,000 pesos. Application yan? Yes. Wow. Okay. So guys, pag au pair po, make sure po meron po tayong pera. Kasi hindi po... Mag-apply ka ng au pair. Hindi lahat ng ano, host hindi talaga. Hindi lahat ng host na kinocover na, lahat. Ulit-ulit namin itong sinasabi. Hindi lahat ng host nagbabayad ng processing fee. So after payment po, lahat po ng mga documents na doon is kailangan mo i-print out. Pwede nila i-print out, pwede mo din i-print out. Si host na lang mag-print para mas easy kasi kailangan niya pong i-red ribbon. So pag ang red ribbon po nasa... Norway, Philippine Embassy sa Norway po yon, so nasa Oslo. So, ang gagawin ni host is, pwede siyang magpunta doon, walk-in. So, ang dadalhin niya po is yung contract
from UDI, which is na nanggaling po nung nag-apply ka. So, nang nagpasa ka na ng application mo, meron ka pong mabibigay na ano, attachment na ito yung pwede mo ma-print. May sign na siya doon. Hindi mo necessary na yung ang firma mo doon is original. So, yung ginawa ko namin, di ba, i-print out mo. Yung I think 18, nasa 18 page yun. Print out mo, pipirmahan mo, pag-firma mo, i-scan mo, i-send mo sa host. Tapos, yun yung sinend mo, yun yung i-ano ng host mo, ipiprint niya at i-attach doon sa application. Tapos, dahil nga galing sa'yo yun, yung scan na yun, magsasign sa at least yung sign ng host mo is original. Ang importante po kasi na yung sign ng host is original po. Tapos dadalhin niya po yan, plus yung passport copy nyo ng host mo at ikaw. Tapos may part ng number 20 ata yun na magsasign po siya doon na ang nakalagay po doon na hindi niya ipaparefund yung lahat ng nagastos niya po. So, after noon, nagbabayad po yung host ng 225 or 250. After 1 week, pwede ni host makuha walk-in. So, pag natanggap niya na po yung red ribbon mo po, pwede niya yun ipadala sa iyo sa Pilipinas. Sa case mo naman po, dahil nasa Pilipinas ka pa po, kahit sabihin pa po natin, ano ka, online ka na application, send mo na. Yung mga mga requirements mo doon, may dalawa kasi, checklist, tsaka yung working contract ng UDI. Kasi dadalhin mo po yun sa imbahada. Mga documents ba? Oo, mga documents. So guys, yung mga documents, ipopost ko dito. Yung mga documents. So, tingnan niya na lang dito sa mga. Di ba? Nag-online, tapos yung printable nun. So, yun, dadalhin yun. Pero make sure po, bago po kayo pumunta ng embassy po, dapat, ng Norwegian embassy po, dapat meron po tayong appointment. Sa tapos, Pilipinas ba? Pilipinas. Tapos, so, magkakano pala, embassy yung Norway sa Pilipinas? Yeah. Wow! Okay, tapos, may babayaran din po doon, 1.5 ah. Hindi ko lang alam po hanggang ngayon, 1.5 pa, pero may babayaran ka. After nun, wala na po talaga. Greeting yun, hindi. Kung ipapasa niya lang kasi, yung ipapasa long, niya yung, how long yung hard copy. Processing? Diba ginawa niyo online? Pero, ang counting nun, once na forward mo na yung hard copy. Pag sinabing hard copy, yun yung mga na-print niyo po. Yung waiting time po, minsan po, 2 days lang, approved na. Wow! Yes! Depende. Oh, hindi. Depende kasi sa case officer yan. Tapos, as long po na kompleto naman kasi may mga time kasi meron sila ang under investigation, mga ganun-ganun. Sure, but sure ba? Yung exact na lang. Oh, pero yung pinakamatagal maximum. Po is, ano, ang nakalagay talaga yan sa, ano, six months. Sa portal is, sinasabi talaga nila, until 1 year. Pero sobrang haba na to. Promise, hindi po naman po na ganun katagal. Okay. As long po, kumpleto naman at alam mong hindi ka naman, na-feel naman nila na parang sincere naman yung mga sinasabi so, mo sa application. So, maghintay na lang. Oo, yung 3 months, yun yung pong pinakamatagal. 3 months yung pinakatagal sa Norway. Sa Norway. Okay. Guys, make sure pag ginawa nyo yung online application, bago nyo po i-submit, make sure po ulitin po natin sa from top to bottom again, ng name. Si au pair ba mag-apply? Oo. Okay. Paano ba malalaman pag na ano na yung visa niya? Na-approve. Pag na-approve na yung visa. Paano malalaman nung nag-apply? Nag-email po sila na approve na yung visa. Okay. So, pag nag-email yung migration, yung ano, UDI kasi sa UDI, so UDI. Sa Sweden. Ano ba yung UDI? Yun yung parang migration certificate sa Sweden. Tapos parang ano siya, yung siri ng UDI yung tawag. Denmark. Okay. Paano ba nila makukuha yung visa nila? Card. Ang visa pala ninyo, hindi siya katulad sa Sweden na card na. So, bale, kasi nga, pag nag-apply ka, iiwan mo yung, ano, yung passport mo doon. So, pag-claim mo na ng passport mo, may visa sticker ka doon. Ano? Sticker sila. Yung sticker. So, pupunta ka ng, ano, sa embassy ng Maynila. To claim the passport. Yung passport mo na yon, andun na yung visa mo. Yung visa na yon is temporary po siya. So, ibig sabihin po, bibigyan po kayo within, parang 3 months lang po siya. Na, syempre din sa guys sa Norway, kung galing kang Pinas, magsibo ka din. Katulad ng Sweden lang lahat. Oo, pagdating nyo sa Norway, kailangan nyo po agad magpumunta ng polity. Appointment pa. Appointment, oo. Magpa-appointment ka mo sa polity. Yung police station na sa area nyo, kung saan ka nakatira yung host mo. Kasi may ano sila, may district sila eh. Hindi lahat ng police station, dapat dun ka. Dun ka mag ano, biometric. So, gagawin, pag nakakuha ka na po ng schedule, pupunta ka po dun, dalhin mo po yung passport copy mo po. Tapos yung documents na pinasa mo sa embassy, magsasign ka dun po. And
fingerprint. So, in short, parang biometric po siya. After a couple of 2 weeks, 1 to 2 weeks, meron ka na pong pink card. So, ayan guys, yun po yung processing ng Norway. Just comment below guys some more questions. And guys, meron po kaming group. Gumawa kaming group para sa mga au pair, sa mga baguhan, may mga tanong. So, this group guys, Filipino bound to Europe. Pero medyo strict po siya guys kasi ayaw po namin ng paulit-ulit po related po sa au pair UK po. So, make sure po na pag nag-join po kayo sa group na to po, make sure po na i-click nyo po yung name ng group, which is Filipino au pair bound to Europe. Pag na-click mo po yon, andun po yung mababasa nyo pong yung rules. General rules okay, po. Guys. Make sure po na nabasa po natin. Lalagay ko po yung link ng ano namin dun sa description, guys. And then po, meron po kasi tayong group question po. Sure po yon na alam namin po na binasa mo po yung general rules po. Bago kayo ma-accept. Oo. Okay. So make sure po, nabasahin po natin. And sobrang easy po ng question, nasa general rules lang po okay. talaga siya. Guys, so thank you for watching, guys. And don't forget to subscribe, like, share, and... So, bye, guys. Nakaano. Kumakain na naman siya.